Hello everyone, welcome sa aking YouTube channel, Priscilla Montador, Princess Leisure Time. Ayan mga palangga, nandito na naman ang inyong manay Prissy, ang huray-waray na vlog-vlogger. Kumusta kayong lahat? Yung mga hindi pa sa inyo nakasubscribe, please subscribe, Priscilla Montador, Princess Leisure Time. At syempre, pa-like na rin, comment, and share. So ayan mga palangga, kumusta ang inyong buong araw ngayon? Ito na naman ang inyong manay Prissy. Gusto ko lang ngayong araw ay mag-share sa inyo. Ayan, kwento-kwento ng buhay ko bilang isang OFW. So ayan mga palangga, nandito ako ngayon, nakaupo. Nagtambay ako dito sa pwesto ng aking pinsan. So ayan, race day ngayon ni Manay Prissy. So gusto ko lang i-share ngayon sa inyo na for how many weeks na naman na hindi ako nakapag-church mga balangga. So pero nandun yung eagerness ko talaga na makapag-church na yung araw. Biruin nyo kasi mga balangga, kahapon tinatanong ko lagi ako ng amo ko, Priscilla, are you going to church tomorrow? Sagot ko, yes ma'am. Ayan, so hindi pwede na hindi tayo makapag-church kasi sabi ko, yes ma'am, at saka yun naman talaga ang dapat natin gawin dahil mayroon tayo 7 araw. Isa lang ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon ay ang 7 araw. So ayan, mabuti na lang kanina ay nakahabol ako ng time kasi pag alis ko doon kanina, in-estimate ko lang talaga na pag alis ko, mga ilang minuto lang, yung diretso na kaagad dito, mga 5 minutes lang ang allowance. Pagpaalam ko sa akin, pinausap pa ako. So ayan, wala tayong nagawa dahil ako. So siyempre naghintay tayo. Pero ayun talaga ang kagandahan kapag nasa Panginoon tayo. Sabi pa nga, if God is within us, who can be against us? Diba? So may mga ways na ginagawa ang kaaway para hindi natin magawa ang mga ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. So ayun, kanina akala ko hindi ako makaabot ng time, pero ang lagi kong nasa isip, Lord, sana maabutan ko yung time. So hindi man ako nakaabot ng bus na papunta dito sa Central, ang maabutan ko ay yung papuntang Admiralty. So ang ginawa ko kanina, sumakay ako ng papuntang Admiralty tapos bumalik ako ng Central. Yun, ang ano ko talaga na hindi na ako makakaabot, pero yun pa rin ang inisip ko, Lord, makakaabot ako, Lord, makakaabot ako, at yun na nga naabotan ko. So ang ganda talaga mga palangga ng preaching kanina ay tulo ang luha ko, tingnan niyo ang aking mata. Ayan, cry tayo doon kanina kasi alam niyo mga palangga, napaka-anointed talaga ni Pastora Vargas. Alam niyo yung pinanahawakan ko na verse sa Mark 11:24 na ang sabi doon, whatever we ask in prayers, believe it that you receive it, walang yours. Doon ko yan nakuha sa kanya. Doon ko kaya ko yan na-memorize dahil doon siya yung kauna-unahang pastor na nakapag-church ako. Unang holiday ko na Sunday dito sa Hong Kong. At unang holiday ko na unang Sunday na nakapunta ako doon sa kanilang church sa GIL. At tamang-tama siya yung nagturo. So tumatak sa aking isipan talaga at hanggang ngayon dala-dala ko yan. Iyon po ang pinanahawakan ko hanggang ngayon na kanya, na aking narinig sa kanya. At talaga nga naman, buhay na buhay, totoong-totoo ang mga promises ng ating Panginoon. So ayan mga palangga, gusto ko lang i-share kanina na ayun, maganda yung preaching kanina na maging ano tayo, maging consecrated ang ating life. Ayan, para makuha natin ang pagpapala, the true blessings from God. Kaya kailangan natin mamuhay ng holy. Ang ganito talaga ng mga langgaling. So, ayan lang.
ipapakita ko sa inyo yung church doon kanina. Although may kalayitan na lang, pero ilan lang doon kasi sa ano ako dati, doon ako sa Shikidney ako. Pero mas malapit dito sa akin sa Central. So ayan, napunta ko doon kanina. It was my second time na maka-attend doon sa kanina. Although may kalayitan yung ano church kasi parang sa pang ano lang, pang outreach lang. So ayan, maganda. Tapos na ano ako dito, pagkatapos ng service, pumunta ko dito sa tagbayan ng pinsan ko. Ayan, nandito tayo ngayon. Nag-observe. Nag-observe tayo. Na ano ko nga talaga kanina, ang mga pagkakaiba din, pagkakaiba ng mga tao, maraming ano talaga ang mundo, maraming mga ano bang tawag doon, yung mga activities, maraming mga activities sa buhay natin araw-araw, mga activities na kung saan ang iba na yan na pinagagawa natin ay yun ang magiging way para maging mapalayo tayo sa ating tunay na Creator ng ating life. Pero yan na nga ulitin ko, if God is within us, who can be against us? So ayan, kailangan lang natin kasi ng matatag at mamuhay tayo ayon sa pagustuhan ng ating so ayun mga bulangga, nandito ako nagtatambay, nag-observe, tumitingin-tingin ako nandito. So ayan, kumusta po ang inyong buong maghapon ngayon. It's a new year na new life, new beginning. So ayan lang po ang ating ano ngayon, issue po ngayon sa ngayon year 2024, na although may mga challenges tayo, may mga goals tayo na hindi natin na kamit noong 2023, ano, hindi natin nakuha, pero ngayong 2024, nandoon na, ipag-pray natin na this will be the year of fulfillment, yung achievement, nakuha na natin yan. Kung hindi natin nakuha noon, nawalan tayo ng pag-asa noon, kailangan nyo yung 2024 ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ma-achieve na natin yung mga goals natin na hindi natin nakuha, na hindi natin naabot during the last year, 2023. So, ayan lang po ang ating kailangan natin ay magpatuloy pa rin. maging grateful tayo sa mga nare-receive natin, whether it is a blessing or not. Kasi sabi pa nga nila, ang pagpapala ay hindi lang in terms of financial, marami tayong mga pagpapala na dapat natin pasalamatan. So we must be grateful in everything that we receive. Diba? Kahit pa yung pagising natin sa umaga na we are alive, it is a great blessing na dapat natin pasalamatan sa ating Panginoon. So ayan lang po mga palangga ang ating sharing ngayon. Yung kwento-kwento ng ating buhay noon, hindi pa ako nakakarating dito ng Hong Kong. Marami akong mga worries. Sabi ko, ayaw ko kasi ganito, dito na lang ako. So ayan, ngayon na nandito ako, marami akong mga na-experience dito na hindi ko na-experience noon. Enjoy. So, mahirap man, pero in God's grace, kailangan mapag-anuman natin, magkatagumpayan man natin, kasama natin sa Lord. So ayan lang po. Happy New Year na lang sa inyong lahat. Please subscribe. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Please subscribe. Please subscribe. Please subscribe.
Praise the Lord! Amen.